So ito na po yan guys, no, yung ating ikakabit dito sa ating speaker box. Meron tayong video dyan guys kung paano natin to ginawa. Papakita ko muna kung ano yung ikakabit natin ngayon. USB music player or Bluetooth MP3. Tapos ito naman yung gagamitin natin para sa amplifier. So ito yung IC na LM386. So maximum niya guys sa 12 volts DC itong amplifier. Tapos gagamit din tayo nitong transformer para sa supply. Ayan. So galing po ito sa lumang radio guys, tinanggal ko. Tapos gagamit din tayo ng isang diode. Tapos gagamit din tayo ng speaker. So galing din to sa lumang radio guys na hindi na nagamit. So meron siyang 8 ohms tsaka 3 watts. Ayan. So ito yung ikakabit natin doon sa box. So una natin gagawin guys, ikabit muna natin tong speaker doon sa bulilit line array natin. So yan guys, no, kapit na po yan. So sunod natin to kanyang supply. So lagyan muna natin ng wire dito. So ito yung 220 wire. So ito yung saksak sa kuryente mga guys. So kabit muna natin to. So ito yung 220 na wire. So lagyan natin ng tape. So ngayon guys, testiran muna natin itong transformer kung ilan yung kanyang DC output. So point tayo dito sa 200. So magre-read yung naman yan guys kung ilang yung voltahe niya dito. Yan. So ito yung isang wire. So nasa 9 volts. So kapag na-filteran po ito guys, no, papalo ito sa 12 volts. Yan. So saktong-sakto sa ating amplifier na 12 volts maximum voltage. Unplug muna natin. Tapos i-connect natin to guys, no. So dito natin yan i-connect sa may DC adapter. Ito yung negative. Patungo po yan dito, jumper. So ito yung negative, tapos dito yung positive. So itong negative guys, no, direct lang natin yung transformer dito. Yan. Tapos itong merong diode is doon ito kakabit sa may positive. So makikita natin ito yung positive ng kapasitor. So kapag i-trace natin yung linyada niya, isa patungo yan dito. So dito na natin yan ikabit. So dito. So okay lang yan guys, isa lang diode na gagamitin. So gagana lang yan. Kahit isang diode.
kailangan hindi sila magka dikit. Lagyan natin to ng stick glue para hindi matanggal. Tapos itong USB player, so makikita natin to, ito yung supply. So doon natin to ikakabit sa may kapasitor na may positive at saka negative. So itong black mga guys, ito yung negative. So dito natin niya ikabit sa negative. Yan. Tapos itong positive naman is dito ilagay sa positive ng kapasitor. Ayan. So okay lang 12 volts yung supply niya dito guys, kasi mayroon naman tong regulator IC. So i-convert niya to 5 volts patungo sa IC nitong USB player. So ito naman yung output guys ng USB player. So yung gitna guys is ground, tapos yung kada gilid niya is left and right. So jumper natin yung left and right kasi mono lang itong amplifier. So kabit natin yan dito sa ground, itong gitna na wire. Tapos yung input ng amplifier dito sa dito natin kabit yung output ng USB player. Yan. So ito yung output side by side, tapos yung gitna is ground. Yan. So ipasok na natin to guys, no, dun sa loob. So itong volume is tanggalin natin to dahil ikabit natin to dito sa box. Yan. So natanggalan natin. So lagyan natin ng wire. So same na pag-connect guys dito sa board. So binamitan lang natin ng wire. So itong isa is patungo to sa first leg. Tapos itong dalawang wire ito sa second at saka sa third leg. Yan. Tapos tanggalin muna natin to. So tanggalin natin to. Yan. So testiran muna natin to guys, no, kung ilan yung kanyang DC. Yan. So saksak natin. So nag meron na yung response na yung USB player natin. So ibig sabihin is may supply na dumadaloy sa USB player. Point natin dito guys, no, sa 20. Testira natin tong kapasitor kung ilan yung kanyang DC. Yan. So nasa 12 volts mga guys, no. Saktong sakto yung pag-filter niya. At saka yung maximum supply dito sa IC amplifier is 12 volts. So pwede na natin to ipasok dito sa ating box. So lagyan natin ng tornilyo itong transformer sa loob. Yan. So nakabit na yung transformer natin guys. Pero natin ipasok guys itong amplifier. So merong speaker wire. So kabit muna natin yan dito. Yan, so nakabit na natin guys. So lagyan natin ng tornilyo itong amplifier para hindi siya magalaw. So yan guys, kapit na kapit na yung amplifier. So tanggalin muna natin to, itong connection niya. Yan. So itong volume is lagay natin dito guys, no. Maglagay tayo ng butas dito para may kapit natin yung volume. So butasan natin to guys, no. So yan guys, no, nabutasan na natin. So pwede na natin to ikabit itong volume.
Yan. So, tamang-tama. Tapos, lagyan natin ng lock. Yan. Tapos, lagyan natin ng knob. Yan. So, one kabit na. So, itong wire guys, ay ilabas natin. Tapos, kabit na natin dito sa USB player. So, ganyan. Bali, ganyan yung posisyon niya, guys. So, dito, lagyan natin to ng tornilyo. Tapos, itong USB player, lagyan din natin ng tornilyo nga, guys. So, plug na natin, guys. Yan. So, naka-Bluetooth yan. So, point natin dito sa Bluetooth, sa cellphone. Pag naka-power on na yung Bluetooth natin, guys, scan lang natin. Yan. So, naka-connect na yung BT speaker. So, yan, naka-connect. Pag naka-connect na yung cellphone nyo, guys, sa Bluetooth, is mag-steady na yung Bluetooth dito. So, hanap tayo na dito ng kanta. So, volume ng ating cellphone, guys, nasa 75%. Yan. So, volume natin. Initiating sound check. Pairing and initiating bass test.